Mga mommies, another big goodies ang i-share ko sa inyo at alam kong matutuwa kayo dahil pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. Kaya tara, start na tayo! So first, kailangan natin ng isang malinis na mixing bowl. Salaan, cake flour, baking powder. So mga mommies, teaspoon ang gamit ko. 1, 2, 3. So, tatlo ginamit ko dahil hindi ako gagamit ng baking soda. Wala akong baking soda. So, next, salain na natin. Ang lahat ng gagamitin ko dito sa video natin ay kung ano lang ang meron ako dito sa kitchen. So, mga mommies, kung wala kayong cake flour, pwedeng-pwede naman ang all-purpose flour. I-set aside muna natin to. So, next, kailangan natin ng hinog na saging. So, eto, binili ko ng asawa ko. Isa't kalahating kilo, pero 50 pesos lang. So, minsan nga, ibinibigay na lang yan ng suking tindahan ni Mister. So, eto, kailangan natin ng 500 grams. So, eto pala ay galing sa freezer, kasi pag hindi ko pa nagagamit, nilalagay ko sa freezer. Kailangan lang natin itong balatan. Yan, ganyan siya. Na-defrost ko lang ito, kaya siya maitim. Yan. So, next, imamash lang natin ito. Kung gusto nyong may medyo chunks, huwag nyo masyadong imamash. Pero kung ayaw nyo ng may mga banana chunks, pwedeng imash nyo ng mabuti. So ako gusto ko may ano pa, may medyo buo-buo pang banana. Yan, okay na to, set aside. So next step natin sa isang malinis na mixing bowl ulit, maglalagay tayo ng asukal na, so ito asukal na pula to sa amin. Yan ang tawag sa amin, asukal na pula. Pero brown na brown yan. Next natin ay ang canola oil. Next natin, fresh milk. Pwede ang evaporated milk. So, kung ilan yung ating canola oil, ganun din kanami ang fresh milk. Next, dalawang itlog. Mix, mix, mix. So, dito sa part na to, ihalo ko na dito yung salt. After mixing, set aside. Ito na yung ating dry ingredients. So next, paghaluin lang natin to. Mix na natin. Sunod na natin yung ating na-mash na banana. Mix ulit. Dito sa part na to, ilalagay ko na ang cinnamon powder. So, ayan, 1 teaspoon lang ang gagamitin ko. Meron pang tira, so mga dalawang gamit ko. Ayan, na-mix na natin na maayos. Last touch, itong ating chocolate chips. So, kalahati na yan. Nahati na yan. Ito kalahati. Nasa 75 grams ito. So, hindi ko na nga ito iuubos. Marami pa ito. Siguro 50 grams lang ang gagamitin ko. Kasi medyo marami siya. Ayun, natira pa ako. So, after nating malagay yung chocolate chips, set aside and prepare na ang mga llanera. So, mga mamis, meron ako ditong nakaprepare na small size llanera. Small lang to at meron siyang baking paper, parchment paper. So, pwede itong 5 hanggang 6. Kung gusto nyong medyo malusog na malusog yung inyong banana cake, 5 lang. Pero kung gusto nyong saktong-sakto lang at ibebenta nyo nga, pwedeng 6. So, ako talaga nagme-measure talaga ako. Lahat ng ginagawa ko, naka-measure yan. So, eto. So, ayan, may sobra pa. Dito na tayo magdadagdag kada llanera. So, kasi ito, alanganin na ito sa isang llanera. Kaya, idadagdag na natin ito. Ganun ako maglagay or mag-divide ng mixture. So, di ba mga mamis, meron tayong natira? Ayan. So, pwedeng ito ang toppings. Ayan. Ayan, pwede yan i-toppings. Pero dahil marami akong ganito, kasi ito yung snack ng asawa ko, ito yung gagamitin ko. Pero ito ay optional lang. So, kung pambenta nyo, yung tira ang gamitin nyo. Or pwede ang almond slice. Mas mura to. So, ako kasi ipipresent ko sa inyo, gusto ko maganda, ito yung aking gagamitin. Tsaka masarap talaga siyang tingnan. So, maglalagay na ako kasi malapit na yung pinipihit ko. Dagdag tayo ng almond slice. Kaunti lang.
Nakapunod na yung oven. Set na natin sa 40 minutes. So, naka 175 degrees taas, 175 degrees baba. So, ayan, i-check ko siya. May 10 minutes pa dun sa 40 minutes, kaya 30 minutes na itong mini. So, test natin. So, mga mamis luto na to, pwede ko na siyang tanggalin after 30 minutes. Mga mamis, eto na yung ating banana cake. So, ayan kung makikita nyo ang ganda ng kanyang ibabaw. Ayan o. So, i-ano ko na to, unbold ko na to para madali siyang mag-cool down. Balikalin agad natin. Ayan, cool down natin at babalutin ko na to mamaya. Ayan mga mamis, nagbabalot na ako. At meron na ako ditong nabalot. Ayan. Ito. Ganito ang ginagawa ko para maganda siyang tingnan. Maganda siyang ibenta. Tapos yung papel pala, hindi ko siya tinatanggal para hindi magdikit yung banana cake. So, eto, piso ang isang ito. Pag bumibili ako niyan maramihan, mapakita ko kung paano ko siya babalotin. So, hindi ako master magbalot, pero ganito ko siya binabalot. So, kung mas magaling kayong magbalot kaysa sa akin, good for you. Pero ako ganito lang, simple lang. Ito yung alam ko. Madaling paraan. Tapos, nilalagyan ko muna ng tape dito. Ayan, ganyan. Tapos, dito naman sa gili. Ayan, tapos fold. Tapos, balik pa rin. Tapos, ayan. Tapos, tape. Ayan. Sayusin natin. Same ulit. Ganun, dito din. Ayan, dito. Ipakita sa camera, pero ayun lang. Dalawang tape lang kailangan dito. Tapos, ito, tatanggalin ko na siya. Ito kasi, nilalagay ko siya para hindi siya magagalaw. Tapos, ito, sticker. So, marami akong sticker na ganito. Kasi nga, nagbibenta nga ako. Meron itong nabibiling rolyo. Isang rolyo, sobrang mura lang. Sobrang nakakadagdag yan ang quality ng inyong kanila. So, nakakaganda kasi siya. Ayan naman. Meron pa dito ang isa na hindi ko binalot dahil hindi natin papalipasin ng Tiki Man Time! Ayan yung kanyang ilalim. So, wala nang hiwa-hiwa. Ganito yung ating banalaki. Yun o. Oh. Ang sarap. So, yan yung gusto ko. Meron pa siya. Mga medyo buo-buong banana. Tapos medyo madami itong chocolate. Yun. Masarap. Mga mamis, gawin niyo ito. Sobrang sarap. So, saktong-sakto lang yung kanyang tamis. Ayan mo. So, ayan mga mami, sana nag-enjoy kayo sa aking i-share na merienda recipe na pwedeng negosyo idea. So, thank you for watching. Enjoy!